At ngayon, mapapanood nyo kung ano ang magiging game plan namin ng second half. Kung hindi pa nakaka-dribble, dodobol mo na, hindi pwede yun. Dito ay may napakalaki kaming kailangang adjustment na gawin. Maging sapat kaya ito para maipanalo namin ang laro laban sa Nueva Ecija Slashers, isang napakalakas na team na maglalaro ng PSL? Tara, panoorin natin. Tigil na yung kaka-Facebook sa kaka-TikTok nyo. Bakit? Waste of time lang yan. May sasuggest ako sa inyo. Masaya to. Anong masaya? Masaya. Masaya? Masaya game. Ito ang play-to-earn game. Masaya game to. Hmm? Oh, pero bago mo ito malaro, kiklik mo muna yung link na sa description box. Andun din sa pin comment. Nandun na, nandun. Andyan, andyan. Oh. Pagkaklik mo nun, syempre, pipindot mo yung download. Ah, diba? Download na. Diretso na yun. Oh, pagpindot ang download, nandun ka na sa loob, diba? Oh. Pag bagong user ka, syempre, kailangan mo mag-register. Tulad ko. Oh, tulad yung dalawa. Sa si coach. Oh, register, diba? Sa register, may nakalagay doon na phone number. Nalagay mo yung phone number mo. Okay. Tapos mag-aantay ka ng OTP. Yung OTP, one-time pin yun. Lagayin mo, diba? Okay. Tapos maglalagay ka ng password. Okay. Tapos lalagay mo yung referral ID. Ano yung referral code natin doon? Andyan din. Nandyan. Nasaan? Ayan, ayan. Nandyan sa description. Saka sa ano, pin ko na. Oh. Pagka-click mo noon din, sa loob ka na ngayon. Okay. Ayan, nakikita mo naman. Mayroon pang free draw ka agad. Ang ganda. Pagka-click mo, diba? Pwede yan. Tapos dito, maganda dito, hindi ka lang basta player. Oh. Pwede ka rin maging agent. Paano maging agent? Ito lang. Ayan. Tapos meron ka komisyon. Ayan, no? Nakikita mo yun mo yan. Tapos ito na tayo. Coach, okay ito. Dino mo. Ito, maganda. Tapos dito, maganda dito, magka-cash-in ka, di ba? Oo. Pag nag-cash-in ka, meron din sa baba, how to cash-in. Tuturuan ka ba nito? Paano? Kahit anong pwedeng gamitin ko sa pang-cash-in? Gcash lang. Di naka-cash-in ka na. Ang kagandaan dito, meron kang plus 50. Plus 50? Pag nag-cash-in ka, kunyari, meron kang ano, kinash-in, may plus 50. Ah, may dagdag? Oo. Bonus? Okay, ito na tayo. Okay na. Okay na. Gets ka na. Kasi alam mo ang paborito ko dito? Ano? Yung toss sa coin. Bakit? Napakadali lang. Dalawa lang pagbibili mo eh. Oh. Diba? Ulo saka ibon lang, diba? Oo. Oh. Yun lang. Ulo lang yan saka ibon. Okay. So 50-50? 50-50 ka. Dalawa lang pagbibili mo eh, diba? Ito mo, sample lang kita. Dito tayo. Oh, ayun ka? Ayos ah. Oh, para play safe na tayo ngayon, exit na tayo. Cash out na tayo. Ganun lang yun? Ganun lang kadali. Cash out na. Ba't ka ganun ng ganun? Kasi siyempre, natutuwa ako eh. Meron ka ba? Natutuwa kasi masaya nga ako. Ay, naku. Masaya ako. Ah, kasi nga, masaya game. Oo, oh, kaya yan mga kapatid, download yun ang masaya game. So, eto mangyari yan guys. Itong dalawa na to, nakatanggap. Unang gagawin? Anong gagawin? Hindi basta double ah. Mali yung ginawa mo kay Jing. Yung hindi pa nakaka-dribble, dodobol mo na, hindi pwede yun. Palapit ka palang, kita-kita naman, kikiscout na yan. Yun ang madaling kikiscout. Dodobol ka pag binitawan na niya sa unang dribble. Ulitin ko, kailan ka dodobol, boy? Pagkana na ako sa unang dribble, hindi pangalawa. Yung pangalawang dribble, baka nakalayap na yun. Pangalawang pangatlo. Unang dribble na nandungan na kagad. Okay, tas ikaw, hands up lang. Sir, hands up lang. Hands up lang tayo. Ngayon, dumubol to. Anong gagawin niya ito? Ikaw, ipuntahan mo to. Ito yung posisyon na iniwan ng kambi mo eh. Ito, pupunta ka sa gitna. Ibablock mo yung pwedeng mga kumat. Ikaw, suporta dito. Ngayon, ito na ang problema ngayon. Since ang dribble nito papunta dito sa loob, ang nakikita niya na vision, itong side na to. Kita niya lahat yan. Diyan siya papunta eh. Ito, kahit pabaya mo to. Makita niya yan, link na yan. So kung ito yung nakikita niya vision, ibig sabihin, lahat ng katak dito sa gitna, dito sa ilalim, dyan tayo papatayin. So kung ikaw sasag ka dito, kailangan kita mo yung katak. Kung ito, hindi ka pwede nanonood, nasa nang isip mo, ay rebound na ako, hindi pa tapos sa trabaho mo. Gitna ka, may kumakat dito, ginawa sa atin niya kanina. Because yun na yung rotation. So mag-uumpisa, as much as possible, huwag makatanggap to. Pag nakatanggap, double tayo sa unang dribble. Pag dumubol to, baba, baba, baba. May mapasahan na yan dito, ang tagal ng bola niyan. Tatakbo ng mga makaka-recover to. So huwag mo ito masyadong isipin.
Okay, sa defense to ha. Hindi ka defense tayo. Opensa natin, okay na. Na-execute na natin. Nakaka-shoot ka na nem. Tumatama na yung screen. Good job sa screeners. Anim lang namang nila. We had a bad start. No, kaya natin dito manalo. Okay, ito yung sisentay natin. Nagkakantin na tayo. So yun yung mga maliliit na detalye. Na kapag na-solve natin, ang equivalent nito is fast break. So once maka-stop tayo, maka-steal tayo, maka-rebound tayo, naitira for shot, rebound, takbo na lahat baba. May trailer dito, tumatakbo sa gitna habang dumadala yung pointer dito sa gilid. Okay? Now, mahingit si Nen. Sa fast break, hindi first option mag-set ng play. First option, maka-convert tayo fast break. Pag wala, saka tayo mag-set play. Sabi? Pag nakita niyo open shooters natin, nakababa na. Nakababa na. Nakita mo open na dito. Open lang yan for split seconds o baka isang segundo lang open yan. O habang nagdudala ka dito, pag di mo na ibigay ka agad yan, after 2 seconds, may bantay na yan. Saan? Sa set na tayo mag-end up. Pero kung yung mga nagdadala, Ken, Christian, Garlo, guards, nakatingin na kaagad kayo, kay Roque, kay Nen, kay KG, kahit ikaw Poy-Poy, open yan. Ano ang advantage pag naibigay niyo maagad dito? Hindi man siya makatira, pipilitin itong roaming over. Pag roaming over yan, butas yan. Pag na-late ka ng isang segundo, ano ang mawawala? Instead na yung bantay ni Nen, dito manggagaling, dahil na-late ka isang segundo, dito na siya manggagaling. Naka-stack na siya ng isa, dalawa, andito na siya. Pagkabigay mo, hindi niya na kailangan umisprint sa recovery niya. Bakit? Kasi nandiyan na siya eh. Mawawala na yung option na ito. Baka mawala na rin option na libre sana. Okay? So guards, maliit ka na isang segundo sa fast break, mahalaga yun. Kailangan kita mo agad yung mga shooters mo tumatakbo. Si Roque, Roque, Nen, pag bumaba tayo, make sure wide open kayo. Dito kayo sa dulo, dito, medyo dito. Tapos ang tumatakbo sa gitna, sa Uragi, si Richard. Kailangan maluwag tayo sa fast break. Huwag kayong magbubungguan. Spacing tayo, fast break tayo. Yes, kaya natin ito. Nung nag-congregation natin sila, nakita ko. Ang nangyayari. Ani-ani. Go! 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 Hey! Sinaya ko, receive. Bago niya ma-receive, tulak mo. Hey! Hey! Bago tayo pumunta dito, sinabi ko sa'yo, paulit-ulit-ulit na huwag kang magmamadali. Paulit-ulit-ulit. Huwag mong isipin, huwag kang matakot na mabablock ka. Na masusupalpal ka. Ano nangyari? Come on, focus! Focus! Knock.
buhay natin. Ha? Motion, motion. Motion. Foul number 10. Good job, good job. Good day, good day, good day, good day, good day. Hey, yung bench, ready tayo, ha? Ready tayo. Hey, ready kayo. Ready kayo. Pag napagod sila, same na, same kung anong pinapakita nila. Good job, Kent. Good job, Rox. Tuloy to, atin to. Momentum natin to. May mga bad decisions ka lang. Yun, hindi ko dapat gawin.
Pero kalimutan mo na yun. Kayo naman. Wow, pag nakita yung dribble, wait lang ako. Kalimutan mo na yun. Focus ka pa rin. Focus ka pa rin sa role mo. Tira, tira ha. Nem. Bulog. Ha? Dalawa na lang ha, dalawa. Ken. Kita mo, Ken. Kita mo. Pinapahirapan mo. Stop. Sige, pahirapan nyo pa. Pahirapan din namin yung papasahan. Ganun. Pahirapan nyo. Sa taas pa lang. Pahirapan nyo na. Tingnan nyo naman yung white. Number 2
same one. Nine second shot Rocket number 27 out.
Block nyo na to ilalim, block nyo na to ilalim. 2 seconds. Aliup yan. Aliup yan. Ha? It's either dito yan. Screen lang yan. Okay, basta block nyo lang yung ilalim. 2 seconds, puro ilalim lang yan. Eh, baka sumilag na. Ngayon sa pensa, last possession tayo. Pag na, pag sumat, pag nag-miss sila, last possession tayo. 3 tayo, 3. Ken, Ken, T3 tayo, T3. Pero mabilisan to. Nem, pwesto ko na agad doon. Pwesto na agad kayo. Richard, mabilisan to ha. Screener, pagtawid ni Kent, hey! Ha? Hey, makinig muna kayo! Pagtawid ni Kent! Pagtawid ni Kent! Dapat nandito na kayo, patawid pa lang. Hindi na siya tatawag. Oh, ready na to. Ready na yung screener na dalawa dito. Okay? Dito tayo sa side na to. Nem! Decoy ka lang. Didecoy ka lang. Sino ba yung isa? Ikaw tumira. Ikaw tumira. Open. Ikot or palit kayo. Or palit kayo. Palit kayo. Naging epektibo ang game plan namin at na-stop namin ang mga big man ng kalaban. At sa pagpasok ng fourth quarter ay kailangan namin higpitan at ipagpatuloy ang napag-usapan. Pero digoy ka lang nun, digoy ka lang nun. Hey Ken! Ikaw talaga malilibre doon kasi ikaw talaga malilibre doon kasi binigay niya eh, binigay kay sa Ken! Binigay mo kasi niya eh. Binigay mo kay Nem eh. Open si KG, decoy lang siya. Sayang. Late na nga ako kasi tumama ko sa screen eh. Roke! Kaya mo na? Let's go, let's go. Huh?
Anong tawag? Anong bang tawag? Anong tawag?
number 18 dito. Let's go!
for personal foul, number 10, Sakuragi. Kaya pa ba? Kaya pa, coach. Kaya pa. Tatlo na ako eh. Name, name. Subok, subok, subok. Kaya pa. Name, name, name! At mga tips ako eh. KG, KG, KG. KG. Name, name, name. KG muna. Gusto mo mag-rush ka ng rebound. Okay? Hindi mo na mag-rush. Tutulong ka sa rebound. Ngayon, pag nakatanggap yung malaki, Carlo, Kent, kasama ka, ikaw yung tutukul. Okay? Tira tayo maayos ha. Let's go, G! Let's go. Hey! Tumira ka. Tiwala ka sa tira mo, buo loob ha, pag open. Mabilis dito ha, mabilis ha. Thank you.
Thank you.
At dito sa pagkakataon na ito ay bumigay ang plano namin. Kung mapapansin nyo, ang double team ay nanggaling kay Kent na dapat ay si Nem. Sinisigawan ko na si Nem para sa double team. Subalit hindi agad naka-recover si Nem. Nalate kami ng 1 to 2 seconds sa pag-double team. At dahil doon, nakakuha na ng magandang posisyon ang big man ng kalaban. Nakascore sila ng 2 points at dito ay nakuha nila pabalik ang momentum. Ay, lapit! 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 Kayong lahat! Kayong lahat! Lapit! Lahat tayo! Lahat tayo na pressure! Nagkahawahawaan na! Gising tayo! Gising tayo! Mahaba pa yan! Gising tayo! Tawag natin na maayos! Wala naman nagbago sa depensa nila eh! Na-pressure lang tayo kaya hindi tayo nakapasa na maayos. Ilang possessions na nangyari na nagawan tayo? Kasi na-pressure tayo. Relax. Okay lang yung heads up to you. Ha? Relax. Yung depensa. Yung depensa. 24-24. Rep, 14 na lang. Rep. 14. Gain. Let's go! Gising tayo! Hey! Last 2 minutes! Nem! Let's go, Nem. Sige lang. Go away, Nem. Sige lang, Kuya Nem. Tara. Let's go. Malagpasan natin to. Let's go. Tara, isang malakas tayo. Tara. Haba pa yan. Let's go! 1, 2, 3! Jesus! KG, screen na kayo!
inyo? Ano nangyari sa inyo? Bakit hindi kayo tumatawag ng play? Lapit, lapit. Inbound tayo. Napakarami ng natutunan namin, kaya nagpapasalamat kami na sila ang nakalaban namin. Isang well-organized na team na maglalaro sa PSL na binubuo ng napakagagaling na player na naglalaro sa napakalalaking liga dito sa bansa natin. Pero kung babalikan natin, matututunan natin na sa isang pagkakamali ay pwedeng bumaliktad ang ihip ng hangin.
Nagawa namin ng halos dalawang quarters. Pero sa isang pagkakataon ay bumigay kami at nakalimutan ang plano namin. Ito ay mensahe hindi lang para kay Nem, kay Kent at sa team namin, pero para sa lahat na hindi dapat mawala ang focus kahit anong mangyari. Ganun pa man, isang napakagandang laban. Maraming salamat, Nueva Ecija. Bugbog at wala kaming nagawa sa first half. Yan ang ipinamala sa amin ng Nueva Ecija Slashers. I think Coach Ronnie yun yung PSL team, no? Kinatay tayo. Pero okay lang. Okay lang. At least tumaban yung mga bata. Pero makita yun. Itong team na ito mabigat. Mabigat yan. May 6'8 sila eh. Nakita mo si Richard. Ano, no? Bigat. Okay, mabigat kailangan namin. Saka... Pwede tayo. Take-to natin yan eh. Okay lang. Pero maganda. Maganda yung pinakita ng team natin. Effort ni Sakuragi yan. It's a team effort. Yung mga next step up. Lalo na galing tayo sa biyahe ng Sorsogon. Siyempre, tapos ganun kabigat kalaban natin. I think yun yung lalaro ng PSL, Team Nueva Ecija. So just imagine ganun kabigat yung team na yun. Pero no, lumamang tayo. Breaks of the game, last 2 minutes. Pumasok na yung pagod, yung fatigue. Hindi na naitawag yung calls. Pumasok na yung pressure sa players natin. Nagpasok na yung mga error. Pero overall, ang laki na natutunan natin sa game na to. Nung nagpunta kami sa dugout, kaya kami lumamang na-apply namin yung depensa na pinag-usapan namin. Nung nasa dugout kami halftime, pinag-usapan namin kung ano yung mga depensa na kailangan namin apply. And kung mapapansin yung third quarter, wala masyadong points in the paint yung kalaban natin, Nueva Ecija. Kasi medyo na tinastop natin yung mga bigs nila. So nagawa natin ang paraan. Lumamang tayo yung fourth quarter, yun nga lang, kita ko talagang pumasok na yung pagod. Tapos yung pressure ng laro. Kaya at the end of the day, panalo pa rin dahil sa experience sa ano. Malakas yung team na kalaban natin guys, di ba sa basta lalaro ng PSL. And alam naman natin yung PSL, isang malaking liga yun. So ang lalakas ng team doon, mga iba mga karamihan, PBL players yung lalaro. So yung makalaro natin, isang PSL team na ganun. Very organized basketball. Tapos nakadikit tayo, lumamang tayo, muntik pa talaga tayo manalo. As in, ano yun, anybody's ball game. Yun nga lang, kinapos tayo huli, pero it was a very great game. Guys, every game, before and after the game, huddle tayo, quick huddle tayo. Okay? May mindset natin. We take every game seriously. Gusto natin nag-improve tayo. And I believe this game, ang laki ng binigay na improvement sa atin ito. Dahil yung kalaban natin, hindi naman basta-basta. PSL team yun. So, ang dami naglalaro doon. Puro MVP players yun. Puro may experience yun. Nalalaban sa PSL. Alam naman natin, PSL malaking liga. So, yung pagkatalo natin ngayon, we fought hard, we fell short. Ando na lahat na pwede natin sabihin dahil sa biyahe, dahil ano. Pero ang pinakamalaking experience kasi nung guys, dami natin natutunan. Nung nag-time out, ay nung nag-halftime, nag-huddle tayo dito. Tapos na-apply agad natin, third quarter na baliktad natin. So yung level of understanding natin sa game, yung level ng maturity natin para makapag-adjust tayo nang mabilis, nagawa natin yung game. Ang laki adjustment nun, from first to third quarter. And nakinig kayo, in-apply nyo nung pumasok kayo, naka-stop tayo, nakalamang tayo. But again, fourth quarter, we fell short. Pero, ang ganda nung nilaro natin. Kaya ko lang kayo gusto i-huddle, some of you, umiyak, nakita. Some of you, nakita ko, nakatungo. Malungkot, syempre, natalo. Pero I just wanna tell you to heads up. Heads up tayo. Okay, be proud of what you played. Ang ganda nung nilaro natin. Some of you, hindi kasing ganda nung nilaro nung first game and second game. Sa Bicol at saka dun sa Iligan. Some of you, this game naman pumutok. So you have to understand na marami tayong lalaroin. And pumapasok dyan yung pagod, yung fatigue. So syempre, every game, magkakaiba yung level ng pagod. So some of you will step up this game, some of you, pagdating next game, hindi makaperform, yung kasama mo na makaperform. You have to understand na team tayo dito. Okay? Now, hindi rin magiging pare-parehas yung playing time, like what I said. Siyempre, iba-iba yung kalaban, iba-iba yung sitwasyon, iba-iba yung players na gagamitin, depende sa nangyayari sa loob. So you have to understand that one. Para pag naglaro tayo, ang importante sa atin is manalo tayo. Ang importante sa atin is kung ano yung pwede natin maitulong para manalo yung team. So unti-unti, mawawala na yung ito yung gusto kong gawin, ito yung gusto kong achieve sa game na to. Personal, individual goal, okay lang yun. Like for example, gusto mong makatulong sa depensa, okay lang yun. Pero yung magkaroon ka ng individual goal na gusto mo
makashare time ka, gusto mo maganto. Or gusto mo magkaroon ko ng maraming playing time, gusto mo ganito. Yun, pag unti-unti na wala yun, and mas nag-focus tayo dun sa kung anong kailangan ng team. Maring this game, ikaw yung mainit. Next game, hindi ikaw yung mainit. Kailangan lahat tayo naintindihan natin. So that malayo yung tatakbuhin natin. Okay, walang leg, walang ingit, walang kahit na anong hatred. After the game, marano tayo, masaya tayo, matalo tayo. We should learn and understand na ang laki na natutunan natin this game. Score lang yun eh. Yung score na yun, pwedeng nanalo tayo, pwedeng natalo tayo. Pero at the end of the game, score lang yun. Pero ang laki ng maturity na binigay nun sa team natin. Okay, kaya gusto ko heads up tayo. Okay? Every day, we get better as a team. Itong team na to na naglaro ngayon, kalaban yung MSIA, this is way better team kaysa lumaro dun sa Iligan, kaysa lumaro dun sa Bicol, kaysa lumaro dun sa mga nakaraang games natin. This is the best game na ginawa natin so far. Kasi lahat, every second, naging mahalaga para sa bawat isa. Defensive stops, sa opensa, nagkaroon lang ng konting miscommunication last 2 minutes. Emotionally drained tayo. Na-drained tayo, so syempre, hindi minsan, hindi tayo nag-agree sa tao na ref, nakaka-drain yun eh. At the same time, nakuha nila yung momentum last 2 minutes. Diba? Nag-collapse tayo in short. Pero, still be proud sa na-achieve natin for today. Still be proud. And everyone, let's be ready to work hard sa mga susunod na araw. Sa mga susunod na games. Yes, this is just one game. Yung mga hindi nakapag-perform ng Bicol, nakapag-perform ngayon. Yung hindi nakapag-perform ngayon, pwede kayo mag-perform sa susunod. But ang goal natin is after every game, i-focus on getting better pag nasa bahay tayo, against side tayo. Doon tayo mag-focus. Kaya yung games, it's just the dressing. Ilang yung pampaganda, ilang yung pampa-excite, pampasarap. Pero don't ever forget kung ano talaga yung main natin, which is yung proseso ng pag-improve natin na nangyayari before and after training. Okay? Yeah guys, heads up. Okay? Cheer up niyo yung guys na feel niyo yung naging affected sa game na to. I-compliment natin yung mga teammates natin na tingin niyo nag-step up sa game na to. Be unselfish, not only inside the game, but before and after the game. Be unselfish with your compliments sa teammates mo, lift them up. Okay? Pag meron tayo mga gustong isuggest, pag-usapan natin kagad. Kasi nakikita ko ang laki na ng improvement natin. This game, ito yung pinaka magandang nilaro natin. Regardless yung talo man tayo. Kasi this game, nakita natin kung paano tayo nag-adjust and nakiling after halftime. Nakita natin yun. Binugbog tayo first quarter. Wala tayong magawa. Second quarter, ganun din. Pagdating third quarter, nag-iba. So for everyone, pag nag-team training tayo, pag may pagkakataon tayo to improve, dapat gutom tayo. Now, if you have an individual goal na gusto mong ma-achieve, like for example, gusto kong makatulong, gusto kong mas maging shooter, that's an individual work to do after team training. Okay? Doon naman papasok yung effort mo kung gusto mo talaga mag-improve individually. Hindi ko maintindihan yung play, Coach Jake. Pag lumalabas ako dito, kahit na-open ako, hindi ko naititira. So after team training, pwede mo trabahuin yun. Do the same scenario over and over again. Para pag natanggap mo, open ka, you will lock down those shots. Kung anong kaya mong itulong sa team. Ngayon, kung kaya mong itulong yun at alam mong kaya mong gawin yun, trabahuin mo after team training. Put time to it. Okay? Iba yung energy natin ngayon compared na nanalo tayo sa Bicol. Iba yung energy natin ngayon compared na nanalo tayo sa Iligan. And kailangan ma-divert yung attention natin sa kung ano yung mas importante yung bagay, which is, ano ba yung natutunan natin today as a team? Okay. Pag-uwi natin, I want us, kung ano yung energy natin nung nanalo tayo, same energy. Okay, labanan natin yung lungkot, labanan natin yung emotional stress na ramdaman natin individually. Kahit naman ako, hindi ko sinabing all joy lang yung naramdaman ko dahil ang ganda ng laro natin. Siyempre, nalungkot ako. Diba? Pero mas mangibabaw, regardless bad game ka man or good game ka man, mas mangibabaw yung pagmamahal mo dun sa achievement ng buong grupo. And in that way, marami yung pupuntahan natin. Guys, PSL team yun. Hindi basta-basta ang team yun. Alam naman natin yung liga ng PSL. So for this game, tanggapin natin, they are the better team. Talo tayo, 4 points. And let's move on.
may pag-uwi natin sa bahay, pag-usapan natin, over coffee. May hindi naman kailangan lagi handle eh. Sometimes, nagkakasalubong lang ako tsaka si Kuwento. Pag-usapan natin, nagkasalubong kayo. Build relationship with everyone. Kasi guys, physically drained tayo. Emotionally drained din tayo. Biyahe galing sa Sorsogon. It affects so much. Kaya pinag-book tayo first quarter lang. Epekto nun. Hindi naman tayo nakaperform agad. Pero that's the reason why this is the best game. Galing tayo biyahe. Pagod na lahat. Pero naka-recover tayo. We fell short. Pero kung kaya mo recover galing dun sa pagod ng biyahe, pagod ng laro. Pero naka-focus ka pa rin at naka-recover ka. It means you gained a lot. Kaya I'm very proud of the game na meron tayo. Very proud of you guys. Oh yeah, cheer up. Hindi laging maganda, hindi laging panalo, sometimes bad game ka, tanggapin natin yun. It's part of the process. May pag-uwi natin, trabahuin natin. Game kayo? Game tayo? Game. Pray tayo. Lord, maraming salamat sa talo na binigay niyo sa kabila ng unang dalawang panalo, Lord, na natamo namin, Lord. Iba yung feeling, Lord, pagkatapos ng game. It was a bit sad. And aminin namin, Lord, medyo masakit, syempre, Lord. Pero Lord, tulungan niyo po kami na mas makita namin yung maganda kesa sa masama. Lord, tulungan niyo po kami na mas malabanan namin ang emotional stress na nararamdaman namin, Lord. Dahil ito yung magiging kalaban namin, Lord, sa kada laro na haharapin namin. Kaya Lord, maraming salamat po na binigay niyo sa amin yung game na to. Maraming salamat sa team ng Nueva Ecija, Lord, na kapisigalan, Lord, pero wala lang na injury. Napasaya namin yung mga nanonood. We gave our best, Lord. Kahit galing sa biyahe, kahit pagod na pagod, Lord, lumaban yung team namin. I'm very proud of them, Lord. Kaya maraming salamat po. Lord, ingatan niyo po kami sa pag-uwi namin. We are praying for good rest in preparation for the next games na magbibigyan din, Lord. Kaya, Lord, now nagpapasalamat po kami sa lahat na binibigay sa amin. Lord, maraming salamat po ulit. In Jesus' name we pray. Amen. Guys, heads up tayo. Ha? Heads up. We got this, baby. Good job, Teawi. Hindi ka naglaro pero napagod ka. Yung pressure kasi sa loob ng court, yung aura ng game, nakakapagod. Sigaw ka na sigaw. Lalo na sa players, diba? Galing pa ng Bigol. Pero lumaban. Kaya sabi ko, sobrang proud ako sa mga to. Grabe. Hustle, Carlo. Let's go! Si Awi all out sa merch eh. Mag-isa lang pero ano eh, kaya niya ma-handle mag-isa yung merch. Galing pa Bicol 'yan. The real MVP, galing pa Bicol 'yan. Konting business na 'yan. So dito tayo guys sa Park Bay Pizza, business ni Coach Ronnie. Saan to, Coach Ronnie, sa Nueva Ecija? San Leonardo, Nueva Ecija. Ayan, so guys, kung gusto niyo mapuntahan, matikman Park Bay Pizza sa San Leonardo, Nueva Ecija. Kay Coach Ronnie 'yan. Nagbigay sa kanyang 200. 177 yung ano, yung bowler. Sabi niya, susukre 17. Saan niya galing yung 17? Good luck, ha? Happy birthday to... Happy birthday! Glass of milk. Yeah! Si Poy yata, nakadalawang pagka. Mararang ako. Hindi naman. So guys, lahat kaya sila rin. Ba't lalabas? Walang nag-cut ni... Take off! Kapitan! Kapitan!